So mga tol, matapos pong tagumpay na madepensahan ni Naoya Inoue ang undisputed belts niya sa Super Bantam, dito kay Mexican former world champion Luis Pantera Neri, kung saan tatlong beses pinabagsak ni Inoue si Luis Neri sa ginanap na labang kahapon sa Tokyo Dome. Pero ang tumatakpo sa isipan ng mga boxing fans, ang pagkabagsak ni Naoya Inoue sa first round bago niya dominahin itong si Luis Neri sa round 6. So nagsalita na nga po si Inoue mga tol sa pagkabagsak niya sa round 1. Aminado si Inoue na talagang legit ang pagkabagsak niya sa round 1 at nasaktan siya. Pero anya, nakabawi naman daw siya sa round 2. Pinabagsak din si Luis Neri at kalaunan, tinapos niya ito. Naging kalmado lang umano siya nang makatikim siya ng knockdown at nag-adjust. Kaya nakuha pa din daw niya ang magandang panalo. Dahil sa panalo umano niya, nasabi daw niya sa sarili niya na maganda umano ang takbo ng karir niya. Bagamat naman natalo si Luis Neri mga tol, binigyan naman siya ng papuri ng mga Japanese. Siya lang po kasi ang boksingero na kapagpatumba dito kay Naoya Inoue. First time nga po ni Inoue na makatikim ng knockdown sa buong karera niya sa boxing. Samantala, mukhang si Sam Goodman na po ang sunod na makakalaban ni Inoue. Matapos kasing manalo ni Inoue mga tol, nandoon pala si Sam Goodman sa Tokyo Dome. Umakyat ito sa ibabaw ng ring at nagkahamunan sila ni Inoue. Sinabi ni Inoue mga tol na may negosasyon umano sila ni Sam Goodman at balak daw gawin ang laban sa September. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong bumagsak si Inoue sa round 1, pinagtawanan siya at binanatan na matagal nang naghahamon sa kanya na si former 3 Division World Champion General Casimero. Agad-agad nagpost si Cuadro Ala sa kanyang social media account ng photo ni Inoue na nakadapa ito sa ibabaw ng ring. Tinawanan siya ni Casimero at sinabing yan daw ang hindi niya pa natitikman sa buong karir niya sa boxing. Ang bumagsak. Kung gusto daw ulit ni Inoue na bumagsak, itry daw ni Inoue na lumaban sa kanya. Mas dihamak na mas magaling din daw si Sulani Tete kaysa kay Inoue. Pero tinapos lang daw niya sa round 3 itong si Sulani Tete. Kaya kung sila daw ang magtatapat ni Inoue, game over na daw ito sa kanya. Dagdag pa ni Casimero mga tol sa post niya, pang Japan lang daw si Inoue. Tuwang-tuwa nga din si Cuadro Ala sa itsura ni Inoue na parang may sinisilip ito habang nakadapa. Sa iba pang post ni Cuadro Alas, mariin niyang sinabing tapos daw itong Japanese turtle kapag siya na daw ang nakalaban. Wika pa ni Cuadro Alas, kitang kita umano na mahina lang talaga itong si Inoue. Yan daw talaga ang hinihintay niya, yung may makalaban daw si Inoue na may lakas, katulad ni Luis Neri. Kaya sa mga nagsasabi daw na malakas itong si Inoue sa Super Bantam, eh hindi daw yan totoo. Advantage lang daw ni Inoue sa labang kay Luis Neri. Mabilis lang umano ito tumakbo at umiwas kapag nasasaktan. Pero mukhang malabo pa sa ngayon na maglaban sila mga tol, dahil may negosyasyon na pala itong si Inoue kay Sam Goodman at gagawin na ang laban sa buwan ng September. Wala! Huwag ginagalibal! Sir! 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 Sir